Yung mga bago nating bibreed dito mga kalapatids ay naka-ready na. So lahat ang ibinibreed ko dito ngayon, mostly pula. So unahin na natin tong line nila R2 mga kalapatids. Kaya lang ito inbreed ng kanyang nanay. So matetesting na natin ito. First time natin gagamitin itong inbreed nitong si Red Force mga kalapatids. Ayan, naka-persuring na ito mga kalapatids kasi nga may mga palahi na natin ito. Basta naka-persuring, palahi na natin. And then next na batch, ito. Yung anak ni R1 sa kanin Ninja, ito na mga kalapatids, yung mga pulang speedbird natin dito, ayan oh. So naglabas na nga ng mga red check. Sakto, sakto. Ito pa, may check din mga kalapatids. Speedbird line na pula. Isa na to, panlaban tayo itong isa na to eh. So, kaya lang, dahil nga ka problema dun sa likod, kaya ayan, naging breeder sila ngayon. So magkapatid yan, kaya magkamuka, kaya kambal pula yung dalawang red check na to. And then dito naman sa kabila, ito, si R2, saka si R1. Ano natin ito? Si R1 mga kalapatids. Ayan o. Ready na. I-breed na rin natin si R1. Ito yung kapatid ni R2 mga kalapatids. Ito yung panganay. Ito kasi white flight tapos pipe. Ayan, may mga puti-puti sa ulo. Kaya naglalabas talaga siya ng mga patik-patik. At ito naman yung pangmalakasan natin na si R2. Ayan, i-breed na natin mga kalapatids. Ayan o. Ready na rin i-breed. Itong si R2 nga mga kalapatids. So, pwede na to. Pwede nang ilaban sa breeding. So titignan natin kung kamusta yung magiging anak nito. Kailangan may speed din na nakakalayo naman. Ayan, huwag lang yung tutuhod. Tapos may isa pa akong papares na pula. Ay, ito pa pala yung pula na to. Ayan, ito pa pala yung batik na pula. Hindi ko nasama sa listahan tong isa na to. Ayan o. Oh. Sasama din natin sa breeding yan. Saka ito, isa na to. Ayan, itong mili red na to, na red bar. Kaya kasama rin pala. Hindi ko nalista doon sa listahan ko. Ayan, dapat kasama to eh. So, bali mo natin bagay pa ako ng isang pula. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na red bar na pala. Tapos, meron pa dito. 8. Ito si Red Force ka mga kalapatids. Ito yung nanay nung inbreed kanina. Ayan, yung lahi ng mga inbreed natin. Lahi nila R2, nanay nila to mga kalapatids. Ayan. Yung ating naka-persuring din. Ito, hindi natin palahi ito mga kalapatid. Original natin na breeder. Itong isang kalapate natin na to. Ayan. Tapos ito, yung crack 52 natin. Yung line na mga Tacloban clacker. Ito, i-breed ko na rin ito. Hinahanapan ko na lang ng kapares. So, hen yan. Malaki lang, kaya kala mo. Hen yan mga kalapatid. 100% hen. Tapos ito. Ito, yung pala dito, hiniwalay ko na. Ito, yung dance checker natin. So ito, i-out ko na to mga kalapatid. Saka perasuring to. Ayan, i-out na natin yung dalawang ganitong kulay natin. Ayan, kailangan natin magbawas. Dahil nga, puro off color na dito sa loop natin. Tapos ito, yung i-break natin, ipaparish din natin. Ayan, yung Reggie Cruz German i-break mga kalapatid. Paparish na rin natin to. Ayan lang, ang magiging paparish na ngayon, yung Tacloban finisher. Ito, Tacloban finisher, Tacloban clacker. Itong isang ibon na to mga kalapatids, yan yung masili. Dito natin kukross sa masili. No, masusubukan na natin siya ngayon sa masili line. Ayan, ito pantakloban pa to mga kalapatids. Ito mismo nag-clack na to ng Tacloban. Kaya pwedeng-pwede natin ilaban to. Ayos, ayos. So yun yung mga papares natin. Yung iba dyan, pahinga muna. Tapos ito, last na to sila Baby M sa si Babaero. Tapos ito si Boy Amo, kapatid ni Boy Paasa. Ayan, papares ko na din to mga kalapatids. Ayan, kita nyo. Yung kapatid niya si Boy Paasa, ito may last clutch na rin. So yung huling anak nila Boy Paasa na to, flyer na yon, yung nag-isa na yan. So wala na yung nanay. Si EJ tinanggal ko na, nandun na sa loob. Inawat ko na para kapahinga. So kakla lang yung nagsusubo. Tumutukatoka na rin naman yan. Ayan. Si EJ, ito papares ko na din. Ayan. So yung listahan ng pares natin, gumawa na rin ako ng graph. Nasaan ba yun? Nag-drawing na ako ng mga mapo eh. Ayan o, nakalagay na yung mga line, ayan, yung mga pagpaparis-parisin ko, nakalagay na dyan, bulbul nga lang. Hindi ako nakakamali, ilan ba to? May 15 na yata to. So priority ko, mauna to, magbibreed ako dito sa isang section na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 pares ang mauna. Ito, unahin natin yung tapat na to. First batch. Tapos yung second batch dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, 16 na pares pala kakasya. Pero iba dito, pagkatabi-tabihin ko na, ayusin na lang natin.
So pag nagbi-breed naman, kailangan kasi nakaayos. So purgayin pa natin yung mga to, cleansing pa natin. Tapos dito, yan yung mga iba natin. Ito yung last clutch na to ng mga titraining natin eh. Yan yung itim, yun, yung white light na yun. Titrain na rin natin yan. Ayan, ito plier pa to, yung tatlo na to. Lilipat natin to by Monday, lilipat na sila doon sa plier section para maturukan na rin ng anti-PMB, anti-ikot ulo. Tapos ito, ito galing na to doon sa loob, kaso nai-stress siya, kaya nilabas ko ulit. Kaya, tapos ito mga kalapatid, siya out na rin nga pala natin yung isa na yun. Ayun, yung isa pang dun color na yun. So bali yung dun color na yan mga kalapatid, yung mga kulay abo or parang may pagka mapula-pula. Ayan. So kapatid, dyan mismo nung itim na to. So yung itim ang may iwan. Ayan, tatabi natin yung itim kasi mas gusto ko yung itim. Tinimbang ko na kung yung layout ko yung itim o yan. So napili ko yung itim. Ito masili to, yung isa na to. Takbo dyan. Tapos yung isa, pero ito, si Bigots, hindi natin i-out yan. Saka yung kapatid niya. Tapos tingin ko, kakpa to eh. Mukhang maghihentong itim eh. Ayan oh. Oh. Mukhang kakpa isa na to. So tama-tama, ito mukhang maghihen. Yun kak, so sila yung pagpaparising ko in the future. Ayan, tapos dito naman sa kabila, ito, may inbreak din akong himinalay dito. Nai-stress sila dun sa kabila eh. Hindi sila masyado makakain, nagugulpi sila. Pero yung poops niya, ayan, okay naman yung mga poops, bumbuo naman. So pwede na rin. Ito naman, isang inbreak dito. Ayan, so ito yung last clutch, ito yung pasobra line natin eh, naka-perso ring na rin. Tapos ito yung anak naman ni Boy Paasa, yung dalawang anak ni Boy Paasa, ito. Ayan. So, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito sa dalawa na to. Pero pag nawalan tayo ng space, pwede nating i-out yung dalawa na to. Anak ni Boy Paasa, mga kalapatid. So, ayos na ayos. Kak, sakahin na to dahil nga magkapatid. Tapos ito yung dalawa natin pa pre-flight. Ay ano, yung dalawa pula. Laki na. O, maaamo na yan, mga kalapatid. Madali na mong tawagin. Mababait. Good. So, ayan mga kalapatid. Nakita nyo ilang mga ibon natin. Tapos ito, yung huling binili natin na masili, papares ko na sana to dapat sa loob. Ang problema, kita nyo, natanggalan ng malahibo sa leeg. Parang lechong manok ang kinalabasan nitong manok na to. Ayan o. Oh. Ubus ang malahibo sa leeg, kita nyo. Bunga lang yan ang paglulugon, mga kalapatid. Ha? Naglulugon lang, kaya nagkaganyan ako. Ubus sa leeg, o. Oh. Alam mo, namasakir eh. Dibato nyo yung leeg, o. Oh. So makakalpo pa yan. Maganda yung ganito. Yung tawag yata nila dito, kung di ko kakamali eh, yung tinatawag nilang super molt. Ayan, sabi ni Sir Victor Caigat, super molt daw ang tawag sa ganito. Pag yung talaga nakakalbo, mas maganda daw yung ganito kesa yung naglulugon lang ng konti. Ayan, ito talaga, totally palit. Ayan, kita nyo, mukha nga siyang zombie. So, parang rastaman nyo ito. Ayan, tapos yung dalawa natin dito, ito, meron tayong imbrick na isa doon sa kayo masili. Ayan, nakabukod din sila. So, ayan mga kalapatid. So, ay, sakto yun, detailista ko pa yung isang white plate na to. Ito, yung pipe. Ito naman mga kalapatids, kalahi din to ng mga red check. No? Kailangan nilabas na ganyan ang kulay. Kasi nga, anak nga yan ni Arwan. Kaya kakaiba kulay. So, mostly yung mga ibang cock dito, kakatapos lang mag-breed. Ito, tulad nga na ito, si Cookman. Ito yung tatay ni Cookman. Yung Cookman cock natin dito, katatapos lang na breeding yan. Kaya nandyan. So, ang mga gamitin natin, yung mga press. Yung mga hindi pa nagagamit. Para magamit lahat. Then yung iba, pagka hindi ko na nagagamit, ina-out natin. Kasi mahirap din masyado maraming breeder dito mga kapatid. Kaya nga ito, mag-out nga ulit tayo ng apat. Tapos dito, may i-out ako dalawa rin. Dalawa pa ang i-out ko. Ayan, yung anak naman ni Boy Amo, saka ni BJ. So pareho kapatid ng mga pang-cooling king natin. Mga cooling champion natin. Nasaan na ba yun? Nakaputi na na clip ring yun eh. Nilagyan ko na ng tanda. Basta nakaputing clip ring, dalawa. Ito yung isa. Yung isa, checkered yun eh. Hanapin natin yung nakaputing clip ring. Ito yata. Basta nakaputing clip ring, dalawa, magkapatid. Parehohin. Pero may kapatid silang kak sa kabila. Yung nasa kabila, din natin i-out. Kasi kulang ako sa kak eh. Yung hen natin dito, sobra-sobra sila. Kaya kailangan natin bawasan. Tapos itong black na to mga kalapatid, paparis ko naman to sa grizzle dito sa kabila. Ayun, sa grizzle na yun. Para makabuo ko ng tiger grizzle. No? Kasama rin yan sa mga bibreed natin. Kaya lang ito, bata pa to. So, test breed pa lang to. Tingnan natin kung magsisimilya kagad. Ayan. So, yan ang mga pairing natin mga kalapatid. Ngayon season na to. So, December 1 ako plano mag-start. Mag-breed ng mga to. No, so nasa kalahati naman na tayo na November. So sakto na yun, dalawang linggo mahigit.
eh makakondisyon ko na itong mga tos. Naka ready naman to, nag-breed na. Pero syempre, pupurgay pa rin natin. So, inuha mo na mga kalipatids para sa araw na to. Like, share, subscribe. Ingat!